tubig sa Bustos Dam, lalo't hindi pa nakukumpuni ang isang nasirang floodgate doon. Samot-saring problema kasi ang posibleng idulot ng pag-apaw ng tubig sa gitna ng masungit na panahon. Tinutukan yan live ni Ian Cruz. Vicky, hindi lamang nga yung biglaang pagbaha ang maaring idulot ng pagkasira ng isa sa mga rubber gate nitong Bustos Dam. Maging yung mga magsasaka, maaari din daw maapektuhan. Nasa 14.66 meters ang water elevation ngayon ng Bustos Dam Reservoir dito sa Bulacan, malayo pa sa spilling level na 17.50 meters. May nakakapangisda pa nga kanina, mabuti at hindi pa ganoong karami ang tubig. Nasira kasi nitong Mayo ang isa sa anim na rubber gate ng Angat After Bay Regulator Dam o mas kilala sa Bustos Dam, na 2 taon pa lang daw ang nakalilipas nang sumailalim sa rehabilitasyon. 17.5 meters ang kapasidad nitong Bustos Dam bago ito mag-overflow. Salamat dito sa mga rubber inflatable membrane na siyang pumipigil ng tubig. Pero ang problema, nasira yung isang segment itong rubber inflatable part ng dam. Kaya nasa 16.20 na lamang daw ang magiging capacity nito para harangan ng tubig. At naturally, didiretso ang tubig sa ilog papunta sa mga bayan ng Baliwag, Laridel, Pulilan, Kalumpit at Hagonoy palabas ng Manila Bay. Nangangamba ngayon ng mga residente kung hindi magagawa ng solusyon, baka magkaroon sila ng biglang pagbaha. Sa karanasan ng mga nakausap naming residente ng Bustos, hindi naman daw sila naapektuhan kahit tumaas ang tubig mula sa dam. Pero hindi nga raw libre sa baha ang mababang bayan ng Bulacan. Sa Bustos, wala naman. Pero sa ibang lugar, katulad ng Hagonoy, Kalumpit, Laridel, basta yung dadaan ng mababa, yun ang naapektuhan. Kanina, inabutan pa ng GMA News ang kontraktista na nagsasagawa ng sheet piling o nagbabaon ng bakal na plates na magsisilbing harang na pansamantalang pamalit sa nabutas at umimpis na inflatable rubber gate ng dam. May mga nakaabang din na sandbags na siya raw magpapatibay rin sa inilalagay na istruktura. Nagsadya ang GMA News sa National Irrigation Administration Region 3 sa San Rafael, Bulacan. Pero hindi na nagbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang OIC ng Bustos Dam na si Ginoong Francis Clara. Pero anya, planong matapos ang ginagawa sa dam sa loob ng isang buwan, nagsimula raw ang trabaho noong June 3. Ang hindi pa matiyak ay kung kailan darating ang ipapalit na inflatable rubber gate at kung masusunod ba ang mungkahi ni Bulacan Governor Daniel Fernando na palitan lahat ng rubber gates. Liban sa peligro ng bigla ang pagbaha dahil sa nasirang rubber gate, may epekto rin daw sa mga magsasaka sa north side ng Bustos Dam kung di agad maayos ang problema. Hindi na rin muna ito todo ang inilalagay na hangin sa loob ng rubber gate. Habang sira ang dam, hindi raw mame-maintain ang 17-meter elevation. Mababalam ang pagbibigay ng irigasyon sa mga bayan ng San Rafael, Baliwag, Pulilan at Kalumpit sa Bulacan at sa mga bayan ng Candaba, San Luis, Apalit at San Simon sa Pampanga. Si Mang Romeo de la Cruz ng San Rafael, Bulacan, ipinagpapasalamat na nag-uulan na. Ang mahirap daw kung walang ulan, paano sila magtatanim kung walang patubig? Hindi na po kami makapagsasaka. Kasi po, pagka nagpatayo ka ng dipil, kakainin ka lang ng gastos. Kaya po hindi kami makapagsasaka kung hindi sila, hindi nila kami mabibigyan ng tubig. Sa July 16 ang orihinal na schedule ng pagbibigay ng irigasyon ng NIA sa northern sector na sineserbisyohan ng dam. VK 24/7 na nakamonitor doon sa control house ang mga taga NIA, lalo't may tropical depression Butchoy na maaring magpaulan sa lugar na ito. Sa lukuyan nga, VK, nakararanas na rin kami ng mahinang pag-ulan. At yung mga pag-ulan na yan, ang pinangangambang pwedeng magpataas sa water level sa dam reservoir. Balik sa iyo, VK. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Ipinasara ang isang